So may L3110 tayo na sabi ng customer di daw mag pick up ng bond paper tsaka may ink leak daw. Ayan, so pag ink leak automatic puno na yung waste pad foam niya. So yung natin is yung ayaw daw kumagat ng bond paper. Yan muna ang ating troubleshoot. Yung ink na leak dito is puno na to, kaya either linisan natin or palitan ng bagong foam. So mag-test print tayo. So ayaw niya mag-pick up. Yun ang sabi ng customer. Try natin ulit. So try natin na tulungan. Ayun. So hindi siya paper jam. Kasi pag tulungan natin, mag-pick up naman yung ano, bond paper. Pero pag hindi natin tulungan, hindi siya makapag-pick up ng bond paper. Ayan. Hindi tumuloy. Gumagana yung head. May print siya, kunwari. Pero hindi siya na, ano, hindi tumuloy yung bond paper. So, pag ganito ang problema, kadalasan is manipis na yung rubber ng roller. So, kailangan palitan. So, huwag na tayong paligay-ligoy pa. Buksan na natin. Madilang ma-screw sa harap. Binutin lahat ito. Pati yung mga wire. Tapos ito. Slide mo lang ng ganun. Nare-remove mo na yan. Tapos ito, i-lift mo lang yung printer. Tapos, para ginanon lang. Binutin mo sa taas. Ayan. Parang ganun. Ganun. So, kung titignan natin ito, guys. Either ito, manipis na yung ano, rubber. So yan yung itanggalin natin. So, pagtanggal dyan, kailangan muna natin tanggalin to. Ilulus natin ito. Ganyan. Careful lang kasi may spring yan. Baka mawala yung spring sa likod. Tapos hilain lang natin. May dalawang spring yan sa likod, guys, na nawala na. Kasi sabi ko, mag-ingat. Andun sa ilalim. Ayan. Dalawa yan, isa lang yung nakita ko. Yung isa, nasa ilalim. Ayan. So, ingatan yung dalawang spring. So ayan, makikita muna na pwede mo nang hilain. So pwede tayong gumamit nito ng tweezer or ito lang na maliit. Ayan, ganyan lang natin ha. I-detouch natin itong spring. Pero mas prepare ko yung tweezer kasi mas madali. Siguro maglalagay na ako ng ilaw dito next time. Ayan, na-remove natin yung spring. Pag na-remove ng spring, guys, pwede na yan na
hanggang sa likod. Ayan. Obvious naman na pud-pud na talaga yung kanyang rubber. Pero yung spring niya okay pa naman kasi isang rotation lang. Kaya yung rubber lang yung palitan natin. Pero pag magpalitan nito, kailangan palitan na rin natin itong sa kabila, yung sa upper. So upper at lower rubber yung palitan natin. Dito may screw dito para tanggalin natin to. Ayan. Tapos tweezer ulit. May ano dito, sila may spring, ingatan lang. Kailangan nyo lang na ito yung spring na nag-hold doon sa lever. Ayan. Tapos slide lang to guys. May pindutin ka lang dito. Saan ba yung pindutin? Dito. Sa kabila ba yan? Dito. Ito lang guys, medyo so ito yung pinindot ko. Tapos slide mo lang yung ganyan. Ayan. So pwede rin natin ma-remove pati yung rubber nya. Ilagay lang natin sa gitna to para maikot natin to. So tandaan nyo lang yung position guys ng rubber. So kunin natin to at palitan din. Kailangan set na lang ipalit natin ang mga rubber para walang problema. Kasi baka madali lang mapudpud yung isa. So ito yung ipalit nating rubber. Pick up rubber, upper at lower. Ayan. Medyo manipis na talaga to. Konti lang. Ito yung ito talaga yung ang layo ng agwat nila. Napakanipis na yung sa stock. So, i-remove lang natin to. Ayan. Tandaan lang yung position kung saan nyo binunot. At sa kabila may parang washer. Dito. Dito sa may bandang spring may washer. So, remove natin to. Pwede nyo naman putulin kung gusto nyo kasi palitan naman yan. Pero hindi ko na lang putulin. Ayan. Kita nyo kung gaano kanipis. Ayan o. Kumpara nyo kung gaano kanipis yung isa. Kaya nahirapang mag-pick up ng bond paper. Ayan. Tapos pagbalik doon, lagyan natin ng konting alcohol ito. Para di mahirap ibalik. Slide lang dito guys. Ayan. Ikot-ikot. Push dito. Ayan. Madali lang. Pag may padulas. Ayan. Tapos yung washer dito sa may spring dito. So ano bang posisyon ganyan. Dito unahan natin dito sa kabila. Kasi mahirap pag unahan dito sa kabila. Notal yung washer dito sa may spring. Tapos dapat same yung position kasi may hindi naman yung papasok pag hindi tama yung pag ano pasok dyan. Ayan. Make sure na yung washer maganda. Ayan, nakita na natin yung rubber before at after. Ayan.
Tapos yung isa na naman, palitan natin. Yeah. Kailangan bago yung ipang palit natin para ano, hindi tayo magka-problema. So pag gusto nyo ikutin tong dito guys, dito ninyo na gawin. Pwede na ikotin pabalik kasi free rotation sa kabila. So pag i-rotate mo pala doon, free yung rotation, so makaka-adjust ka talaga ng rubber. Tapos na. Balik natin to. Ano yung posisyon kung saan nyo binunot, anong posisyon para di kayo maano guys yung spring. Ganyan lang yung spring, oh. May lalagyan doon sa kabila, ganyan nyo, tapos balik. Ayan, madali lang naman. Tapos ito, balik nyo to ganyan. So, ano bang posisyon? Ganyan. Ano yan? Ganyan pala. Basta importante dyan, kailangan makabisado nyo yung pasok dito. Makabisado nyo yung ano, posisyon. So, anong last posisyon na dun. Ayan. Kailangan yung ito, kailangan yung itong nasa mataas na roller papumasok dito sa butas. At saka pag pasok nyo ng ganyan, i-push nyo dito para mag-click. Pag nag-click na, balik mo na itong spray dito. Tapos yung pinaka-importante dito, yung maliit na spring, yung nag-hold doon sa lever sa ilalim. So as I said, na kailangan kabisadawin nyo yung mga posisyon before nyo tanggalin. Before nyo tanggalin, kailangan makabisado nyo kung saan kakabit para hindi kayo ma-shock. Ayan, tapos na. So balik natin lahat. Ito pala. So paglagay ng spring dito, ganyanin nyo lang. Ayan. Para ikutin yung spring na to guys. Ito dapat naka-align dito sa dalawa to. Dito ipapasok yung spring. Kailangan nyo ikutin ito guys para ito sa gilid ma-free siya. Alam ba yung free? Ito pa. Ibalik sa yung posisyon ng lock. Ayan. Ito may butas dyan. Ibalik yung lock dyan dito. Posisyon. Ayan. After that,
balik natin yung scanner. Ganun din, paganyan din. Kailangan maganda yung pagkakabit ng mga clips. Ayan. Tapos ito, balik natin ito. Yung pagkabit pala nito, parang ganyan din. Basta ganyan nilang. May dalawang butas dito. I-align na dito sa dalawang ano. Parang ano yan. Iwan ko. Ayan. Ngayon, testing na tayo. So, tignan natin kung kakainin na ba niya ng walang problema. Malakas palang ulan dito sa amin. Try natin ah. Ayan, nag-stable na. Ayan. Ika lang, pag first time, may chance na mag-adjust yan, kaya mag-error. Ulitin nyo lang. Hindi pa yun nag-align eh. So ayan, nag-align na. So goods na yan guys. Ayan, ulitin natin yung isa. So yan lang guys, ayos na yung printer. So don't forget guys, mag-subscribe kasi na-notice ko na mostly hindi subscribers yung nag-watch ng video ko. So kung hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe na kayo and don't forget to like guys, comment and see you the next time. Peace.